Hello guys, what's up kapamilya, what's up, ito dyan ka puso kabarkada, welcome to my channel. Dito naman po tayo para kumuha ng kaalaman patungkol sa halamang gamot. Alam mo ba ito? So bago ang lahat, mag-intro na tayo. Thank you and welcome to my channel. Alam ko na bumalik ka sa ating video ngayon. So ngayong araw ay talakayin natin o pag-usapan naman natin ang ibang halamang gamot. Na alam mo ba ito? Akong ano ba ang makukuha mo dito? So ito ay malaman natin kung ano ba ang pag-usapan natin ngayon. So ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa calamansi. Kung ano ba ang mga bagay-bagay na makukuha mo sa calamansi, kung ano ba ang nakakabuti sa calamansi sa katawan ng isang tao. Okay, basahin natin. Ito ang calamansi. Ang calamansi ay isang maliit na puno na may maliliit na mga dahon, puti at mahalimuyak na bulaklak. Ang berde at bilog nitong bunga ay karaniwan at kilalang sangkap at pampalasa sa maraming pagkain, sausawan at inumin. Ito ay orihinal nagmula sa Pilipinas. Ano Pilipinas? Ano ba ang mga sustansya at chemical na maaaring makuha sa calamansi? Ito pinakimportante. Ang iba't ibang bahagi ng halaman calamansi ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang balat ng calamansi ay may taglay na aldehydes, sesquiterpenes, beta-pinene, linalool, linalyl, acetate, tannin, glucoside at cyanogenetic substances. Yun ang mga chemical. So mayaman din sa vitamin C ang katas ng bunga nito. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot? At paano ginagamit ang mga ito? Yun. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bunga. Bunga. O ang bunga ng calamansi ay karaniwang kinakatasan upang makagawa ng inumin na mabisa para ilang kondisyon sa katawan. Maari ding ipampahid sa balat ng katas ng bunga. Yun. Pangalawa, ugat. Karaniwan naman inilaga ang ugat ng calamansi upang magamit sa ilang kondisyon. Number 3, dahon ito. Maaari din ilaga ang dahon ng calamansi upang maging nabang ng taong may sakit. So, yan. So, ano ang mga sakit na maaaring magamot ng calamansi? So, ito. Tagyawan. Pimples. So, maaaring hiwain lang ang calamansi at direktang ipahid sa balat ng apektado ng pagtatagyawat. Makakatulong ang matapang na katas ng calamansi sa pagpuksa ng mikrobyong nagdudulot ng tigyawat. Number 2, pangingitim ng balat. Ang pangingitim naman sa balat ay maaaring ding masolusyonan ng regular na pampapahid ng hiniwang calamansi bago matulog. Number 3, ubo. Dapat inumin ang katas ng calamansi na mayaman sa vitamin C upang matulungan ang sarili laban sa ubo. Sipon. Number 4. Ang sintomas ng sipon ay maaari ding matulungan ng pag-inom sa calamansi juice na mula sa katas ng calamansi. Number 4, sore throat. Ang sore throat, yung dito, sumasakit dito, lalamunan mo.
Ang sore throat ay matutulungan din ng katas ng kalamansi na guminhawa ang pakiramdam ng taong dumaranas ng sore throat. Dapat lamang inumin ang katas ng kalamansi bilang kalamansi juice. Number 6, alta presyon. Anong alta presyon yung parang nagdika, wala kang ano. Nakakaba naman daw ng alta presyon kung iinumin ang pinaglagaan ng dahon ng kalamansi. Number 7, pagkahimatay. Maaring pirisin ang balat ng kalamansi sa tapat ng idong ng taong hinimatay upang manumbalik ang malay nito. Of course, tama yan. Kasi nung ano, nagalito ko, parang ano yan, nakakagising. So yan, ang last nito, bagong panganak. Ang pinaglagaan ng ugat ng kalamansi ay maaaring ipaghugas sa inang bagong silang pa lang. Yan. So yun po ang ating nalaman tungkol po dito sa ating alam mo ba ito? Napaka-importante na maghanap ka ng solusyon o napaka-importante sa tao na hindi ka ignorante sa lahat ng bagay. Dapat may alam ka. Kahit sa ganitong bagay, ay kasi ito yung pinakaimportante, yung katawan ng tao, yung kalusugan ng tao. Kasi ito ang ating kayamanan. Health is wealth. Ang kalusugan ay siyang pundak ng isang tao. Kaya ikaw naman, tayong lahat ay alagaan natin ang ating sarili para manatili tayong malusog at malakas. So yun na guys, maraming salamat po at sana magkita-kita naman po tayo sa susunod na video natin. So bye. Thank you for watching and please subscribe, like, share and comment. Thank you.